hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan. Sa ating pag-usapan ngayon is spiritual life and random topics in life 2024 to 2019. About naman tayo ngayon sa SEX. Okay, yung background na ni Mama Ayos na. So, sex talaga yung hanap nila. So, may male, female, may mga word, pero dito, purpose natin is for educational purpose only. Hindi tayo dito magbastos. Linanawin lang natin itong issue na ito. Okay, hindi tayo mangbastos, manglokos dito sa iba. Bali, mag-information lang tayo ano mga tama at gagawin, tama at hindi dapat gawin. Okay? For education purpose only. Okay? Hindi tayo dito ng kasi yung iba kasi sensitibong topic to eh. Pero dito is mga taong mga nanay or busy na walang time, then may mga lahat ng tao is may mga feeling na ganun. So ano ang tama, anong tamang expression, anong kailan dapat gagawin at anong tama gagawin, the right process, the right procedure. Okay, so alam natin marami tayong maririnig ngayon na maraming rape, may pinipilit. So lahat ng information ko na nalalaman ko through the years. So mula nung pagkabata ako, yung last 10 years ago at hanggang ngayon. So ano ang mga information na dito, kasi ito pinaka-sensitibo. Alam ko bawat ang tao, teenager, bata or mga 20s, yun kasi yung laman ng isip nila eh. Mga SEX, mga scandal na video dyan sa mayroon nang yun sa internet dyan. So sino magapat gagawa nun at para saan, para sa sino? Pero sa acting base natin sa lahat ng experience sa base sa Bible, a true spiritual life from right to wrong. Okay, ang wrong kasi mostly most common kasi ngayon is nagmamadali, dapat may relationship agad. I-check mo sino ang taong kasama mo, yun importante, the right one, ikaw din ay be the right one, at saka right action at right timing at right procedure. Bakit ko masabing ganito? Bakit hindi masyado maganda, masyadong nagmamadali, din hindi mo pa na-check ang kakilalang kausap mo or karelasyon mo o kasama mo? Baka tamad siya, baka by bisyo siya, baka gangster siya, na maayos na ng lugar namin, no? Yung ibon at yung may mga rack, ganun din ang buhay. Pag wala kang arrangement, wala kang rack, wala kang arrangement or organize ang buhay mo, magulo talaga yan, lalo na sa sexuality, sa financial, sa family life. So pag-usapan natin dito is sex and family life, okay, at saka relationship ngayong mga series na ito. Okay, lilinawin natin ang the right process. Okay, nung last 10 years ago nagbasa, nabigay ko lang, napahiram lang, di din binalik yung ano, Merriam Family Dictionary, yung mga family planning, yung mga ganun. So tinitignan ko, may mga ari ng babae, mga lalaki, yung penis at vagina, normal naman talaga yun, lahat tayo mayroon ganun, may mga breasts ang babae, mga pubic hair. So ano yun, part na yun ng normal, yung may mga sexual intercourse ang sinabi nila, dito yun bastos. Ang tawag dun is mga terms yun sa science. Okay, terms sa science. Na ano, kasi pag may titi, mga didi, di ba, parang sana, oy, bastos yan, di ba, mga conservative. Pero lahat tayo, pupunta talaga tayo dyan. All of us, we are made sexually. O wala tayo, hindi tayo pinanganak dito sa mundo kung hindi tayo ginawa ni tatay, nanay sa ganun. Pero itong mga bata kasi, hindi naman natin sila tinuturuan maging bastos. Tinuruan lang natin sila na maging aware ba, anong dapat gagawin, di ba? In a positive and neutral way. How to train your child in a sex positive way. So, meron tayo ditong libro ito. Yan, instant orgasm. Yan. Oh, bastos yan. Bastos. Ala. Pero actually, mga doctor yun. Mga teachers lang. Ano pa yun? 2017 ko pa nabili. Yung mga sex book is bihira lang yan. Rare. In a thousand, every day ka pa papunta sa bookstore, every month, every year, bira lang talaga mahanap yun. It's one of the rarest talaga. Sa bookshelf pa yun sa Tracy.
2017. Yun lang din na paano i-explain yung mga, ito is for all ages to ha, may mga matanda, pwede sa teenager, pwede sa mga 20s, 30s, 40, pwede din sa mga bata, kung anong, pero all, for all ages to. Okay, hindi tayo dito, may mga words kasi, mga bastos na maririnig sa radyo, sa TV, parang alam mo na, ang isip ng bata, meron talagang ganun. Kahit mga 5 or 7 years old, 9, diyan na nagsisimula yung mga edad na yan. Eh, minsan na, hindi na virgin, batang bata pa. Kasi out of curiosity, yung bata talaga, maghanap talaga ng ganun. Ano ba yung mga masturbation na yun? Ano ba yung mga ganun? Sa aking nalalaman, yung masturbation is for self-pleasure yun. Yung pagsarili. O ako, nagsarili din ako. Pero din, ang ate ko, tinuruan din ako. 21 years old na ako. Sabi daw, kailangan daw kasi pag hindi daw mamatay daw sa cancer. Yun talaga ang foundation talaga, basic. Kailangan talagang mahiya. Kung mahiya ka, din hindi ka nagmamasturbate, patay ka talaga sa sakit. Yung prostate cancer. Yun lang din na kailangan talaga ang taong ganun. Hindi talaga siya na yung na, kahit sa Bible na, ginawa ni God Yahweh yan, yung sex for married person. Meron din mga, marami tayong narinig diyan, may uncle ko rin na magician din na bawal daw ipagalaw daw dapat sa babae lang. Pero hindi ako clarified doon. Hindi siya cleared information. Then wala namang nakaalam na hindi ka maligtas dahil doon. So, nobody know. Ayon lang sa mga libro, hindi lahat ng libro na narinig natin nakikita ay tama. Depende rin sa intention ng tao. Kung what is sex for pa-relax lang sa emotion mo, pang-relax lang sa body mo. Yun lang kasi yung iba, ako sa akin nga, sa aking opinion, sa aking personality, hindi ako magsisexuality sa tao na hindi, walang gusto sa akin. Kasi may nagsatanong din sa akin na may magagapang daw sabi na, sabi ko sa akin lang ha, sa akin pagkatao. Swerte lang ng babae na yung babaeng ginagapangan ko. Kung makuha mo lang ako, di ba? Sipin mo na. Kung makuha mo lang ako. Hindi ako manggagapang na pipilitin ko yung babae na parang ayaw sa akin, walang interest. It's big no sa akin. Hindi ko talaga, hindi ako mamimilit dahil sa sexuality na yan. Eh, sarili mo na lang, i-picture mo na lang doon screenshot. Yun naman, no, di naman. Parang ano eh, human nature na siya eh. Normal na talaga siya sa tao. Hindi, kasi yung sexuality, yung masturbation, normal yun. Matanda, bata. So, ituro talaga yan. Hindi ko rin alam kung paano magagawin. Ang iba, sabon daw. Iba, mga damit. Depende, may mga process yan, procedure. Pero kailangan talaga labasan ng tao. Kasi pag hindi daw, mag-cancer talaga yan. Magnana or mabubulok. Mamamatay na maaga. So, sex is part of our life na talaga siya. Yung iba lang is pinilit nila ang yung pinilit mo yung babae na ayaw sa iyo, tawag nun rape, RAPE. So malaking kaso 'yun. Kahit asawa mo, based sa family dictionary, is pwede ka makulong kahit asawa mo kung pinipilit mo na ayaw niya. Take note. Pag lalo na mga binata, mga dalaga, mga batang magandang babae, sexy, di mo siya pipilitin. Sa akin, number one rules is huwag mo talagang pipilitin ang babae na ayaw talaga sa'yo. Matouch mo yan, magpakita o magpalabas. May mga kaso na yun. May mga batas na dito sa Pilipinas yan. Mga anti-bastos law. Meron yan. Search mo na lang sa Google yan. Or sa YouTube. Anti-bastos law in the Philippines. Meron talaga yan. Yung magpapakita, yung pahapahawak, or ipadidikit mo. Bawal yun. Maliban lang kung asawa mo at nagmamahalan kayo na gusto rin ng babae. Walang problema yun. Problema nun is yung pinipilit mo yung ari mo na pasok mo sa kanya. Rape yun. Pero ako masasaktan ako nun. Bakit pinipilit ko na gusto niya ako na hindi naman talaga niya ako type o gusto. Yun lang ang number one rule ko. At sa akin din, pag magalaw ng ganun, dapat kasado ang tamang procedure. Yung mga hindi tama, yung dikit lang doon na gusto sila sa isa't isa. Kahit lalo, di ba, yung gusto niya isa't isa, nagtira kayo doon. Or unbeliever ka pa, or di mo alam noon.
kasalanan pa rin yun. Kasi walang baspas yun ni God Yahweh. Yung mga ganun. Kahit sabihin mong monthly period or mga calendar method, hindi yun dapat gagawin. May iba na kukundom daw. Mga, may mga sexual transmitted disease kasi sino-sino lang pinapasa. Yun din ang ayaw ni God Yahweh sa Bible. Okay? All around tayo, well-rounded eh. Ayaw yun ni God Yahweh yung mga ganun na kahit sino na lang. Diba? Kasi gagawin yung mga sexuality na yun is pang-relax, panging masaya. Yun ang gift ni God Yahweh at magkaroon din ng bata. That's the reason na kung mag-ganun ka na, mag-scandal ka na, dapat may hanap buhay ka na, nakagraduate. May kung wala, hindi man nakagraduate, mga negosyo at diskarte. At budget din, iwas din sa bisyo. Focus ka na sa family mo. Yun ang dapat gagawin. Ang problema kasi, pag hindi mo makontrol yung isip at emotion mo, magkasala ka talaga. Anong klaseng sala? Ako noon, bata pa ako sa elementary, takot ako sa babae magsumbong. Napubia ako eh. Nag-CR lang naman ako, hindi naman ako, hindi ko naman tinitignan o sinisilip ang babae. Nag-CR lang ako, sinabihan lang ako doon. Pinalo ako 3 hours. Grade 1 ako noon. Pinalo 3 oras, walang tigil. Na-squat eh, punishment eh. May libro pa, nanginginig na yung kamay ko kasi hindi ko dati yung 10 years old ako, wala talaga akong kaalam-alam about sa sexuality, yung mga masturbation, magsalita, wala akong information. Then, natakot ako sa babae pag magsusumbong, delikado talaga yan. Yung mga lalaki na dyan, nanonood, o kahit sino, o nakarinig nito, control your own emotions, control your own sexual desire. Hindi mo dapat kahit sino, kahit saan, di ayon sa Bible, kasi sala yun, it's a sin. Pero yung sexual activity mismo, gift ng God Yahweh na yan, sa tamang panahon, sa tamang tao, sa tamang panahon, at tamang gawin. Hindi dapat, kahit bawal yun sa kalsada gagawin, huhulihin ka nun kahit asawa mo yun, kasi public scandal yun. Yung magpapahawak, nakita mo babae, pinapakita mo sa kanya, or ano, sinasarili mo yung sarap sa babae, yung ganun, wag. Sexuality yung gano'n, no? Itawag itong lo-loor. Ito yung sinasarili mong babae sa harapan. Bawal yun. Hindi yun dapat gagawin. Never do it na ipapakita o ilapit mo sa kanya. Kasi pwede ka makulong dyan. Kahit sa Amerika or sa Pilipinas, bawal yun. Kahit sa sarili mong asawa, pwede ka pa makulong pag ayaw sa babae. What if kami mga lalaki? Wala kang magagawa dyan. Sabi niya, ano mo eh, damot-damot mo eh. Sa babae yun, protection yun sa mga babae. Pag ayaw nila, wag mo. At kung na-feeling mo na ayaw ng babae sa'yo, huwag mong ipilit. Sarili mo na lang kung hindi mo talaga mapigilan yung sarili mo. Hindi naman tayo sa nang bastos. Okay. Gawin mo siya in the right procedure. In the right time. Para sa dito ba, sa mga gamit namin, i-organize mo ang buhay mo. Wag basta naisip mo, gagawin mo agad. At i-pray mo, idasal mo. Yun lang ako eh, pinsan ko. Ang gusto-gusto ko rin yun siya eh, lang lang yata yan. May marami na feelings eh, pero sabi ko, God Yahweh, tama ba ito na feelings o hindi? Hinahag ko lang siya. Hag ko lang, hindi ko naman siya kinikis o hinawakan o binastos, wala. Parang na-miss ko lang siya, yun lang. Pero wala akong feeling na mag-inlove sa kanya. Kasi bawal talaga eh, bawal. Yung sabi din sa Family Dictionary sa Bible, bawal ang magmahalan o magskandal ang magpinsan, magkapatid, nanay, tatay, relatives, hanggang fourth generation. Oo. Kung hindi lang siguro siya, nagpaano din silang lang ng ano daw na eh. Adapted lang daw siya, pero hindi talaga pwede. Kasi, relative is relative. We must respect the title. Papotektahan mo din yung sarili mo na hindi ka din makasala. Baka ang babae bakit-cute lang talaga yan eh, pasiksiksiksi, parang feeling niya close kayo, pero piki lang yun, di talaga yun may feeling sa'yo. Baka maganda naman talaga ang babae, normal naman talaga matintal ka, pero isipin mo sa sarili mo, sa isip mo, tama ba tong gagawin ko o mali? Okay, baka hindi naman tayo nagsisermon dito kasi mayroon din dun sa cemetery yun, naggagan, sa scandal yun, bawal yun. Espeto na yun ng mga patay. Yun lang din na mga iba, ano-ano na lang mga kalokohan ang ginagawa ngayon sa panahon. Nakakahiya yun.
do it privately with God Yahweh. Hindi yung privately, pero wala ang kasal. Wala ang basbas. Di siyempre, ang malas dun, nandoon. Ang sabi dun sa, ano, sa Wikipedia, nandoon si Satanas. O, sabi din sa mga Judaism, mga, sa mga Jew, huwag daw ilabas daw yung mga semen, yung mga tamod sa lalaki. Kasi seeds daw yun, light. Pero sa dami-dami kasing information, hindi mo malaalam anong dapat gagawin. Pero dito is nag-guide lang tayo dito. So kung nakita mo yung sitwasyon mo na nagsigante ka pa, nagtatrabaho ka pa, wala ka pang ipon, nag-assuming ka pa na baka love life kayo, huwag muna kasi malaking gira yan. Bisihin mo muna pag-aaral kasi magtatrabaho ka at magbibuild ng business. Kasi sabi mo, ilang taon na ako kasi ganito, hindi kasi racing yan. Kasi pag meron ngayon, lalo na ngayon, ang issue ngayon sa West Philippine Sea, painit na kung magbubuntis ka 2024, 2028, eh, paano ka makaalaga ng bata, nagsasabugan doon, nagbabarilan, may mga fighter jet na magbumbahan ng mga bahay, hindi yun safety, sa trauma at takot, eh, alam mo na, hindi maganda. Yun lang din na, iisip na kasi, dapat wala kasing nagagawa, o hindi busyng utak, yun na lang, skandal na lang naiisip nila. Nagsa-search nga sa internet mismo. NUDISTA. Meron ganun. Mga nudis. Mga hubad. Pero sa dami-dami ko ng librong binasa, search talaga noon. Last 10 years, 15 years ago. Teenager ako. May mga iba na nanood sa magazine, sa internet. Makikita mo lahat daon. Sa YouTube, may mga scandal nga red tube eh. Pero hindi ko talaga manuun ng ganun. Kasi gagawin lang yun talaga sa mag-asawa. Kung mag-asawa ka na, double sipag ka na, times 10. Kung dating cellphone ka lang sa maaga, maaga pa lang, madilim pang araw, masipag ka na being nanay at matured at being responsible. So patuloy tayo sa ating part. Like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po, love you, peace, love you all. Thank you po.